Yes, good morning! Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saka sang sulok man kayo ng ating mundo, mga kabayan. Sana po ay okay lang po kayo at wala pong sakit-sakit ang lahat. And today is Tuesday, dyan po sa Pilipinas. At sana gising na ang lahat para po salubungin nating panibagong episode ngayong araw, panibagong balitaan dito sa ating channel, sa JLRB TV. Siyempre, mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay, mga kabayan, pag-usapan nun natin. May tanong lang si Sir Ivan, totoo ba na yung ating mga Philippine National ID ay hindi ina-accept sa bangko, mga kabayan? Totoo ba? Kasi marami hong narinig si Sir Ivan. Actually, marami kasi nagre-reklamo ngayon, even though kahit hindi po sa bangko, dyan po sa ibang mga private sectors, ay hindi daw ina-accept yung mga ID natin, yung Philippine National ID. Kasi ang sabi ng mga kabayan, dahil daw walang signature. Yan po ngayon ang inireklamo po ng ating mga kabayan dyan po sa Pilipinas. Abay, hindi ba nila alam, mga kabayan, na priority po na IDs ang Philippine National ID? Katulad ho yan dito sa aming ikama, dito ho sa Saudi, priority po yung ikama namin dito at very, very important talaga na ID na yan. Katulad rin yan dyan po sa Pilipinas, ang Philippine National ID. Pero alam niyo ba, mga kabayan, ay may laban na ho tayo kasi meron pong gagawing hakbang ang mga senador at saka dyan po sa atin, mga mababatas po dyan sa Kongreso, meron silang gagawin dito, mga kabayan, doon po sa mga establishmento na hindi po ina-accept ang ating mga Philippine National ID. And of course, alam niyo, mga kabayan, pag-usapan rin natin itong Maharlika Investment Fund kasi posible po na this coming ngayong linggo ay baka may sasabatas na po. At alam niyo ba, maraming iyak ngayon, lalong-lalo na yung mga ayaw po sa Maharlika Investment Fund. Sila po nag-ingay dito, mga kabayan, at may plano rin sila na gagawa na naman dito ng rally. Alam nyo ba, mga kabayan, meron pong isang attorney na naman na nanghihikayat dito na magrarally daw sila. Abay, mukha yatang taggutom na, mga kabayan. Alam nyo ba yung taggutom? Nanghihikayat sa dito, pero ang nakakatawa ito, mga kabayan, ay mismo niyang mga followers niya ay talagang kinukutsa siya dito at talagang niririsbakan. Kasi hindi po maganda ang kanyang ginawa, mga kabayan. Isa siyang attorney, nanghihikayat siya na magrarally, mga kabayan. Well, I think isa siyang aktivista. Hindi malayo, tatawagin natin siyang isang aktivista. Sino yan, Sir Ivan? Mamaya i-reveal ho natin yan. And of course, meron ding nakakatawa, mga kabayan. Kasi meron isang lola kasi, yung edad niya ngayon ay 102. Inireveal niya dito kung ano ang kanyang ginagawa lagi at kanyang mga habit kung bakit daw nakaabot siya ng edad na yan na 102. Nakakagulat, mga kabayan, at talagang nakakatawa. Well, ito lang kumalaan dito, mga kabayan. Ano ba sa tingin ninyo ang ginagawa po ni Lola na 102 years old? Bakit ano ba ang kanyang habit kung bakit nakaabot siya ng ganyang edad, mga kabayan? Guess what? Guess what? Pwede nyo po na mag-comment dyan sa baba. Ano ba ang kanyang ginagawa kung bakit siya nakaabot po ng ganyang edad? Ikatawa lang, mga kabayan. At saka mamaya i-reveal ho natin yan, babasahin natin yan kung ano po ang kanyang mga habits. Okay? And of course, marami pang iba. Lalong-lalo na, meron po isang vlogger, mga kabayan, na mukhayatang malungkot ngayon, nagdadrama kasi nga, siyempre, nagpalabas ko siya dito ng fake news. Kung naalala nyo po, merong vlogger or journalist nagpalabas kasi ng fake news ito at sinisiraan niya si PBM, mga kabayan. Ngayon, kinuyugo siya ng marami pong netizens. Abay, sabi niya, mga kabayan, mga trolls daw, mga bayaran, ilalong nagalit. Pati rin itong mga vloggers, mga kabayan, na mga Marcos at saka yung mga mga DDS, kinuyog sa mga kabayan dahil nga tinawag niya na mga trolls daw. Kung ayaw po sa kanyang mga bans, mga kabayan, kung talagang dinidebunk natin dito or kinukorek natin siya, tatawagin tayo kaagad na trolls. Totoo bang ganyan? Trolls ba talaga kaagad? At saka bayaran daw tayo. At saka dito rin, mga kabayan, pag-usapan rin natin, insert natin itong tungkol rin sa pagtira nila. As of course, meron hong demolition job na nangyari dito kay FL Lisa Arnita Marcos. I think narinig na ho natin yan, na idinawit po ang kanyang pangalan, mga kabayan. Nasabi niya na tungkol dito sa plano ni Gloria Arroyo, mga kabayan, na meron dang bas-bas. Meron dang bas-bas po ni FL Lisa yung tungkol po sa pagkudita
or tungkol dito sa pagpatalsik daw kay Romualdez. Yan daw ang sabi ng isang Martes, isang congressman na babae makabayan na malaki yung bibig. Mukhang meron na akong idea niyan. Pero hindi ko maniniwala makabayan na isang kongresista yung nagsabi niyan. I think isang vlogger po ang nagpakalat niyan. Correct me if I'm wrong. Kasi meron ho ditong ano makabayan. Merong isang kasing followers po ng dalawa ng mga vlogger na noon daw suportado na nila si PBM at saka si Felisa na bumaliktad mga kabayan. Pero alam nyo ba, talagang nagising na ho sa dito at maganda po ang kanyang sinabi na ipinost niya doon mismo sa Twitter mga kabayan, kasi hindi na niya matake, hindi na niya makain-kain dito ang mga paninira nila doon po kay Felisa. At naglabas na ho siya ng kanyang saloobin at nagulat lang mga kabayan kung ano ang kanyang sinabi dito. And plus, marami pang iba. Iyalan nyo naman si Sir Ivan, palagi tayo dito mayroon dalang baon po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel sa Jel Review TV. Okay mga kabayan, before po tayo mag-start po na ating talakayan ngayong araw, well siyempre, kumustahin ko muna kayo at i-shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo ng kalagayan. Kumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga rin natin ng mga Marcos Loyalist. And mga kabayan, siyempre, shoutout rin natin ating kumustahin po ang mga DDS all over the world. How are you today mga kabayan? Of course, pasalamatan rin natin ang Uniteam supporters. Kaya sa mga kabayan, siyempre huwag natin kakalimutan, maraming salamat po sa mga returning viewers, mga solid supporters dito ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel na hanggang ngayon ay hindi nila iniwan ang ating channel at hindi nila iniwan si Sir Ivan. Maraming salamat po. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much po mga kabayan. And of course, maraming salamat rin sa mga viewers na hindi po nag-i-skip ng advertisement. Thank you so much. Eh alam nyo po, malaking tulong talaga yung hindi po pag-skip ng ating advertisement, kasi dyan po nabubuhay po ating channel mga kabayan. Well, kung gusto nyo lang po na magtagal pa si Sir Ivan dito sa ating channel, well, don't skip the ads. Kahit konti lang mga kabayan, don't skip the ads. Okay, thank you so much rin also sa ating mga bagong mukha dito, mga bagong pasok dito sa ating channel, mga new subscribers. Thank you so much, and thank you for appreciating our channel. Okay ba mga kabayan, siyempre mag-start na tayo. Ay, siya nga pala. Kung nagustuhan niyo po ang ating gin-feature dito na tourist spot sa Pilipinas, kung gusto niyo mga kabayan, i-like rin natin ating video. Kung nagustuhan niyo lang po, inuulit ko, kung nagustuhan niyo ang ating feature dito na tourist spot dyan sa Pilipinas, ang beach mga kabayan, please like our video. Okay ba? Thank you so much. Ipasensyahan nyo na si Sir Ivan kahapon. Pasensyahan nyo na si Sir Ivan kasi wala tayo kahapon mga kabayan. Alam nyo naman po na meron tayong ibang duty. Meron tayong tinatapos po ng mga proyekto doon po sa ating kumpanya. Medyo nagipit ang ating oras mga kabayan. Alam nyo naman si Sir Ivan. Kaya nga pag-uwi ko kahapon, medyo haggard na talaga si Sir Ivan. At saka kulang na sa energy mga kabayan. Kaya hindi lang po ako nag-vlog. Pasensya. Anyways, babawi tayo ngayon mga kabayan. Kasi marami tayong pag-usapan ngayon na talagang napakainit po at mga viral po na mga balita. Okay, pag-usapan muna natin at saka dito tayo mag-start. Yung Maharlika Investment Fund mga kabayan. Kasi nga, marami talaga dyan, lalong-lalo na, mayroon pong nag-post mga kabayan at parang nirepost ito na ipinakita niya yung tungkol po sa mga tao po or mga mamabatas na ayaw sa Maharlika Fund. Diba, naalala natin mga kabayan, na ito pong mga taong to ay ayaw po sa Maharlika Fund. Itong si Gabriel Bordado, yan po si Arlene Brusas. Ialan nyo naman po si Arlene Brusas mga kabayan kung saan siya connected. Lalong-lalo na si Franz Castro, si Mujib Hataman, si Edsel Lagman, at saka si Raul Manuel. Alam nyo na po kung saan sila connected mga kabayan. Pero, nagdi-deny sila lagi kapag sasabihan natin dito na sila po ay connected sa NPA at ayaw nila sa Maharlika Investment Fund mga kabayan. Kasi nga, pinipigilan ho nila yung mga proyekto po, mga hakbang po kasi ng ating Pangulo na maganda at talagang may kita natin dito na makakatulong po sa bansa natin, ay pilit nilang pinipigilan yan mga kabayan. In short,
ayaw nilang umunlad po yung Pilipinas. Kasi kapag umunlad po yung Pilipinas, amay mawawalay sila mga kabayan, yung mga NPA. Kung sino po dito yung ayaw po sa Maharlika Investment Fund, at mapakita rin natin dito mga kabayan kung sino po yung mga author or sumuporta dito sa Maharlika Investment Fund. Okay, so for more details, let's watch this! Posibleng lumusot na sa Senado ngayon Linggo ang panukalang Maharlika Investment Fund. Sertipikado ng Pangulo bilang urgent ang panukala. Kaya pwedeng iratsyada ng mga senador sa loob lang ng isang araw. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, paglalamayan nila simula ngayong gabi ang panukala. Paglalamayan hanggang Wednesday, the possibility of having a Thursday session. It's all a possibility, you know. Ang maganda rito is that we continue to scrutinize and double, triple, quadruple checking ang gagawin ng Senado para masiguro na ang ating ipapasang batas ay isang batas na makabuluhan, makakatulong at kailangan talaga ng ating bayan. May sapat na oras naman anya na nilaan para sa kanila para pag-aralan ng MIF na inabot na ng 3 buwan at malaki na rin ang pinagbago ng versyon kumpara noong unang ipinanukala. Gusto lang ding matiyak ng senador na hindi magagalaw ang pondo para sa pensyon at hindi mangyayari ang kumakalat na hakahakang magiging pork barrel ang MIF. Masipa yung idea na naririnig natin mga kuro-kuro ng kung sino-sino na ito'y magiging isang parang pork barrel ng administrasyon na irerelinquish lahat ng kapangyarihan ng Kamara at ng Senado. Hindi po yun, man magiging acceptable yun, lalong-lalo na dito sa ating Senado. Yung word na minamadali is subjective, eh, no? Kasi if you're the minority, you're in the opposition, then definitely you would always say minamadali lahat ng bagay. 3 buwan na pinag-uusapan even before na dumating dito sa Senado itong panukalang batas na ito. Pinag-uusapan ito sa mga coffee shops, pinag-uusapan ito sa mga cocktails, pinag-uusapan ito sa 4 na sulok ng mundo ng politika. Para naman kay Senator Aimee Marcos, hindi pwedeng madaliin ang pagpasa sa panukalang MIF. Gusto niya rin makita ang pinal na porma ng panukala. Nais matiyak ni Senator Aimee na wag isama ang pensyon kagaya ng sa SSS at GS. Nakukulangan naman sa ngayon si Senator Chiz Escudero sa panukalang MIF. Katulad niya ng kawalan ng termino sa buhay ng Maharlika Investment Corporation at dapat daw mas bigyan ng pananggala ang Office of the Solicitor General sakaling questioning sa Korte Suprema ang MIF. Tiyak ko, yung binigay sa aking business proposal, hindi yung papasa sa requirement ng saligang batas kaugnay ng test of economic viability. Kanina sa plenaryo, nangangamba naman si Senator Ontiveros sa posibilidad na kahit hindi required mag-invest ang GOCCs, ay baka iba ang kalabasan. Tila inosente ang probisyong ito na matatagpuan sa Section 12 ng panukalang batas. Parang may safeguards din. I would rather really not have this section at all. Alam po natin na tinanggal na sa bersyon ng House ang paggamit ng SSS at GSIS funds. Pero parang dito naman po ay nagbubukas tayo ng backdoor. Can you, good sponsor, assure the members of the SSS and GSIS that we are not opening a Pandora's box? There's nothing in this bill that requires them to invest. But of course, it is something that that they're not prohibited from doing, which I don't think they should be prohibited from making any kind of investment that may be beneficial to their members. Sa ngayon, sakaling pumasa na ang MIF bill sa Senado, pwedeng dumaan na ito sa Bicameral Conference Committee o pwede namang i-adopt ng Senado at Kamara ang kani-kanilang bersyon tsaka iakyat sa Pangulo para mapapirmahan. Itong si Ontiveros mga kabayan, todo talaga paninira ngayon at ginugulo niya mga kabayan tungkol po sa Maharlika Investment Fund. I think, di ba, narinig niya at sinabi niya mismo na tinanggal na po sa provision itong GSIS at saka yung SSS na i-include sa Maharlika Fund mga kabayan. Di ba, tinanggal na po kasi para hindi po doon matouch yung mga pensyon. Kasi yan po ang sinasabi noon. Pero mismo na po ang nagsabi ito na si Jokno, ito si Jokno mga kabayan, nagsasabi kasi, at saka
I think narinig ko na rin po kay PBM na sinabi niya na, na talagang he will make sure na hindi po dito masali yung mga pensions po na mga kabayan natin dyan po sa GSIS at saka sa SSS. Pero di ba marami pong nag-iingay dyan at marami nag-oppose. Kaya tinanggal ho nila yung GSIS at saka yung SSS mga kabayan. Pero ginugulo yan ngayon ni Hontivirus. Kahit alam na niya mga kabayan na hindi po kasama dyan yung GSIS at saka yung SSS. Pero alam niyo ba mga kabayan, ang napaganda kasi dito ay marami na pong sumuporta dito sa Maharlika Investment Fund. Pati nga si ano si Senator Raffy Tulfo. Siya nga pala mga kabayan. Sa mga ano sa mga supporters dito ni ano ni Raffy Tulfo at saka supporters rin dito ni ano ni Rubin Padilla at saka ni Gatchalian, kung kayo po yung mga supporters ng mga kabayan, dapat suportahan rin natin yung itong Maharlika Investment Fund kasi nga sila mismo ay sumuporta dito sa MIF. So dapat suportahan rin natin. Do you think ipapahamak po ni BBM? Di ba si BBM po yung principal sponsor nito ng Maharlika Investment Funds? Alam na alam po ni BBM ng kanyang ginagawa mga kabayan at marami na pong mga investors na naghintay na dito. Kaya nga minamadali, di ba sabi ho doon sa balita na posibilidad na within this week ay mapapasa na po itong Maharlika Investment Fund kasi mismo na po ang presidente natin ang nagsabi na dapat ipapasa na ho yan kasi marami na naghihintay po ng mga investors mga kabayan. Ang problema kasi dito, sinisiraan kasi ng mga opposition. Yan po ang problema dyan. Ngayon, Sir Ivan, nasaan na yung attorney na magrarally tungkol ito sa Maharlika Investment Fund mga kabayan? Alam niyo ba? May post itong si Attorney Rowena Buangson. Sabi niya mga kabayan, miss ko na mag-rally. Rally tayo against Maharlika Fund. Kasi nga, siyempre ayaw niya sa Maharlika Investment Fund mga kabayan kasi siya mismo ay nanghihikayat ngayon na mag-rally daw. Pero ang nakakatawa kasi dito, alam niyo ba, mismo po ang kanya mga followers, sinabihan siya na sabi dito, dapat hindi ka na lumabas. Mituyo ka na talaga. Sabi ba ito mga kabayan na nagngalan po na Glaze, sabi niya, pahuway na ma'am, you deserve a break, leave it sa mga bakod tuhod. Sabi ba dito ni Ann, wala ka nang ginagawa kundi manggulo, manahimik ka na lang kaya o di kaya tumulong sa gobyerno natin, magpapasalamat pa kami sa iyo. At lastly, sabi ito mga kabayan ni Trifon, sabi niya, tumulong na lang po tayo ma'am sa ikabubuti ng mamayang Pilipino. Sabi nito ni Leah, una na po kayo, we will support you via Zoom. Hey! Alam niyo kabayan, bakit lagi nag-iingay yan si, ano, si Rowena Guanzon? At saka sunod-sunod, napansin niyo ba sunod-sunod po yung, ano, yung mga paninira ngayon ni Guanzon? Kasi dyan kasi sila nabubuhay mga kabayan. Alam nyo po, kapag sila po ay manira dito, well, alam nyo na, yung mga nagko-comment dyan sa kanila sa mga Twitter ay meron ho yung mga points mga kabayan. Alam nyo na, kaya laging namin silang tinatawag po dito, yung mga pabigat po sa Pilipinas na nandyan po nagtatambayan sa Twitter. Kaya tinatawag namin silang mga tagutom. Kapag tagutom na kasi mga kabayan, meaning marami silang mga paninira kasi kailangan na nila ng cash dyan. Yan po ang kanilang ginagawa. At siya si Guanzon, magrarally. Hindi na bagay sa kanya mga kabayan. Baka maano yung tuhod niya eh. Guanzon, hayaan mo na lang po sila si Siraolo, yan si anong tawag tumakaban sila si Franz Castro, si ay The Walking Dead nga pala sila si alam niyo na mga kabayan, yung mga aktivista diyan sa Pilipinas, hayaan na lang mo natin sila kasi talagang hanap buhay na nila yon. Anyways mga kabayan, dito na rin tayo. Forward tayo. Naalala niyo po na mayroon akong intro tungkol dito sa isang lola na nakaabot po ng 102 years old. So ano ba ang kanyang sikreto mga kabayan? Well, dito i-reveal na ho natin. Sabi dito sa balita ng New York Post, makinig. Ang sabi dito sa New York Post, I'm a 102-year-old. Good s**t is my secret to a long life. Good s**t is my secret to a long life. Okay ba mga kabayan? Mukhang totoo siguro. Sabi pa nito mga kabayan, isang lula daw ang sinabing sikreto ng kanyang mahabang buhay, ang pagkakaroon ng life. Noong Mayo 9, 2023, ipinagdiwang ni Joyce Jackman ang kanyang ika-102 taong kaarawan ayon sa ulat ng New York Post. Sabi niya, good is the secret to my long life. Yan po ang sabi ni Joyce mga kabayan. So dapat may maganda tayong siguro.
Hey, kami, paano kami kung kami nandito sa Saudi, mga kabayan? Walay kami dito eh. Kawawa nga kami dito. Walang ano, walang alam yun ha. Walang alam, ganyan talaga eh. Walang ana-ana. Sabi pa dito, maliban daw sa pakikipagtalik, nakatulong din anya sa pagkakaroon niya ng mahabang buhay ang pagkain ng tsokolate at pag-inom ng sherry, isang wine. Totoo yan, mga kabayan, yung ano, yung tungkol sa chocolates. Well, depende ho yan sa chocolates ha. Hindi lahat po ng chocolate ay healthy. Ayon po sa aking ano, pananaliksik, mga kabayan, at saka ayon din sa mga health experts, ang pinaka-healthy po na chocolate ay ang dark chocolate, mga kabayan. Alam ba natin, yung dark chocolate po, yan po ang healthy po na chocolates. Hindi yung, alam nyo na, yung mga use, ano, yung mga common po na mga chocolates, mga kabayan. Pero kasi yung dark chocolate, medyo may presyo ng konti, pero masarap talaga, mga kabayan. At saka sabi nila, aphrodisiac daw yan eh. Aphrodisiac, yung pampagana daw ng ana-ana, mga kabayan, yung sundutan, alam nyo na. Pampagana talaga yung dark chocolates. Kaya nga sabi ho ni, ano, ni Jackman, sabi niya, yan po ang kanyang sekreto. Ang sekreto niya sa pampahaba ng buhay ay good life. So dapat tandaan natin yan, mga kabayan, ha. Iswerte po ang nandyan sa Pilipinas. At or kasama ang kanilang mga partners. Si Sir Ivan, kawawa. Anyways, mga kabayan, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, well, siyempre, shout out rin natin si Ma'am Army Lagaso. Thank you so much, kamala, kay Army Lagaso. Nagbigay ho sa atin ng $10. Hi to Ren Valdez Mex Blog. Nandyan rin si Milagros Derilo, Marian Shuko, Nonoy Florin Hales, BMC Kids, Be Well, from Virginia, USA. Nandyan rin si Elma Banyaga, si M.E. Hi to Jeline Quiazon, CSG of Bargadahan Forever FM. Hi to Ma'am Teresita Kainglet. Nandyan rin si Aurora David. Hi to Tita Vargas, Margarita Siglesias. Happy birthday nga pala kay Amna Luta. At his greetings come from Iba Atienza of Manila. And also, happy birthday kay George Galben from Chester, Cashier, England. At his greetings come from Dolores Clinton. And also, mga kabayan, happy birthday po kay FM Jimenez. That is greetings come from Encantadia of Japan. And hi to MCGI, UNTV, Radyo La Verdad, at sa Wise Filipinos. That's greetings come from Claudia Alcantara. And hi to Ma'am Dioselyn David. Maraming nag-birthday ngayong araw, mga kabayan. So happy birthday po sa lahat po na nag-birthday ngayong araw. We wish you good health, of course, and God bless. Siyempre, mga kabayan, dito na ho tayo sa medyo mainit-init ng konti tungkol ho dito kay Efelisa. Kasi alam nyo, mga kabayan, inintriga na naman po si Efelisa, kasi nga alam naman natin na meron pong demolition job na nangyayari dito po kay Efelisa, makabayan. At sinabi pa ng isang Marites na itong congressman daw na babae na merong malaking baba, makabayan, isang or tawag nila na loudmouth daw. Abay, alam nyo, may basbas daw ni Efelisa yung tungkol dito sa planong pagkudita ni GMA, makabayan. Yun ang sinabi daw doon ng isang congressman. Pero ito po ay giniit talaga. Ito po ano, sinabi po ni Gloria, mga kabayan, na walang katotohanan yun. At saka kawawa daw si Efelisa dahil idinawit po ang kanya pangalan. Iwala namang alam doon si Efelisa, mga kabayan, at kilala ho natin si Efelisa. Kaya itong Marites na to, na isang congressman, at saka ang hint dito sa isang congressman, mga kabayan, na babae, ay may interest daw ito sa pharmaceutical industry. At saka meron din itong negosyo na dyan sa may Malacanang na parang paupahan yata. I think paupahan ba yung tawag nun? At saka siya po ang nagpapakalat dito. Tungkol dito sa planong pagkudita, may basbas daw kay Efelisa. Pero alam nyo, kabayan, ang itong Marites kasi na isang news outlet na politiko, papakalanan natin, ang politiko naman talaga nagpalabas niyan eh. Alam nyo, hindi ko maniwala na isang congressman ang nagsabi niya, mga kabayan. Dahil po nasangkot dito ang pangalan ni Efelisa, I am very sure yung mga vlogger po ang nagsabi dito at sinakyan hulyan ng politiko, mga kabayan. Diba sabi po sa balita ng politiko ay that is a blind ho yan, blind item. Wala silang mailabas po na pangalan. Pero for me, mga kabayan, ang isang ang may alam talaga dito
ito ay ito pong mga vloggers. At sila kasi ang laging naninira po kay FL Lisa. So bago ito maglabas po ng ating mga opinion at saka analysis mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo itong kabuuan po na balita. So for more details, let's watch this. Nakakalatkad na rin ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa usapang kudeta sa Kamara ay kay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nagsorry ang dating Pangulo sa unang ginang. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Muling iginit ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na hindi siya nagplanong patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni Arroyo na may umiikot na ulat na naloko raw siya ng isang babaeng kongresista at napaniwalang may basbas umano ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kudeta sa Kamara. Humingi ng paumanhin si Arroyo dahil nakaladkad pa ang unang ginang sa tinawag niyang political fantasy of a house coup. Pambabastos daw ito at pag-insulto sa katalinuhan ng First Lady. Binigyang diin ni Arroyo na walang kudetang magtatagumpay kung walang pahintulot ng Pangulo. Isa raw siya sa mga bumuo ng unit team at supermajority sa Kamara para matupad ang agenda ni PBBM, kaya wala siyang planong sirain ito. Wala rin daw siyang kinausap na sino man dito o sa ibang bansa para magpasimuno at sumali sa planong kudeta sa Kamara. Halos 2 linggo na ang nakararaan ng palitan ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales si Arroyo bilang House Senior Deputy Speaker para raw mabawasan ang bigat ng trabaho ni Arroyo. Nasaksihan pa nga ni Arroyo ang oath-taking ni Gonzales. 2 araw matapos palitan si Arroyo, nagbitiw naman si Vice President Sara Duterte bilang chairperson ng Lakas CMD, ang partidong kinabibilangan nila ni Arroyo at Romualdez. Pero sa gitna ng issue sa Kamara, ipinakita ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara na solid pa rin ang unit team. Magkasama sila sa grand launching ng bagong pantalan sa Liloan, Cebu nitong weekend. Nasa event din si Romualdez. Pangako ng Pangulo kay VP Sara, mananatili silang mag-BFF o best friends forever. I told her, dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, kahit sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan. O di ba mga kabayan, solido pa rin po ang suporta po ni BBM at saka ni Pipinde Sara sa isa't isa sa unity mga kabayan. Alam nyo, ito totoo ha, bobo lang po ang maniniwala tungkol dito sa may plot daw na pagkudita sa plano ng pagpatalsik dito kay Romualdez mga kabayan. May kinilaman daw dito si Felisa, ano, mga bobo lang po ang maniniwala dyan. Naniniwala sila agad doon sa mga paninira po na ayaw po kay Felisa mga kabayan. Napaka-imposible niyan. Alam ho ni Felisa na kung gaano po ka-close si Romualdez at saka si PBB mga kabayan, aside pa ho sa pagiging pinsan nila, di ba alam niyo po na advisor po itong advisor ho itong si Romualdez mga kabayan kay PBBM. Aside from that, napaka-imposible talaga na gagawin ho yan ni FL Lisa. Alam nyo, marami na talagang nagalit dito sa mga paninira po ni Maharlika mga kabayan. Pati nga itong isang I'm not sure kung loyalista ba siya or Marcos supporter, pero ayaw niya kay FL Lisa mga kabayan. Pero dahil nga sa mga nangyayari ngayon, well alam nyo, naglabas na ho siya dito ng salubong Ubin. Kasi sabi dito ni Cherry mga kabayan, sabi niya, she is referring to FL Lisa, sabi niya, I don't like her, pero naawa ako sa ginagawa sa kanya. Di na makatao, sobrang paninira, tataka na lang ako, bakit itong mga taong ito, sobra siya sinisiraan. Dahil ba siya ang naging dahilan na di kayo makapasok sa Malacanang? Di siya ba humarang sa application nyo, Jared Maharlika? So nga mga kabayan, sila po ang pinaparingan dito ng nangangalan po na Cherry. Well, hindi ko alam mga kabayan kung siya po loyalista kasi ang kanya mga post po doon sa history po ng kanya mga post, ipa-iba-iba naman kasi. Minsan nagsasalita sa tungkol sa mga sa Pinklawan, tungkol naman dito kay Isko, o basta mixing siya mga kabayan. So hindi ko alam siya ba loyalista or Marcos loyalist, pero at least dito inamin niya ang totoo na hindi niya gusto si FL Lisa, pero naawa siya mga kabayan sa mga ginagawa
nakakatuwa po ng mga tao na lagi pong naninira dito kay FL Liza. So nakikita natin dito na meron talagang demolition dyan, mga kabayan. Yung ibang mga tao, meron pong operators, meron demolition job dito na talagang gusto nilang sirain po si FL Liza. At saka gusto nila na, kasi alam naman natin na hindi po nila kaya na mapenetrate po si BBM, kaya ang tinitira lang ngayon ay si FL Liza. Pinapangalan niya na si Coach Jarrett at saka si Maharlika, pinaparinggan niya, mga kabayan. Hindi kaya na sila po naglalabas ng mga istorya na ganito. Ay, hindi ko sinasabing totoo yan, pero ayon po kay Cherry, bakit sila ang pinaparinggan ng nangalan po na Cherry? Si Coach Jarrett at saka si Maharlika. Bakit kay mga kabayan? Okay, so tingnan nyo, nakikita natin dito kung gaano pa kasolido ang supporta po sa ito isa, si BBM at saka si BP Desara, mga kabayan. And that is really really a good sign. Hindi po nagkawatak-watak yung unit team. Hanggang ngayon, solido pa rin po ang supporta po ng unit team na grupo, mga kabayan. So of course, ishout out rin natin, mga kabayan, si Helen Cabayao from Toronto, Canada. And hi to Ma'am Angelina Arcelia, Senior, shout out daw kay Senior Domingo Arcelia from Toronto, Canada. Nandyan rin si Judith Bird from Lapu-Lapu City. Hi to si Raul Balyarta. Nandyan rin si Tony Villa, Arthur Liwanag, Shemida Braulio from Real Quezon. Hi to Feli Germany. Nandyan rin si Yuri Hernandez. And happy birthday kay Jubito Hernandez. Okay, mga kabayan, dito ho tayo sa sinasabi ko na mayroon pong vlogger kasi na nagdadrama ngayon, mga kabayan, kasi nga talagang tinitira sa ngayon at kinuyog siya ngayon ng mga Pilipino dahil naalala niyo ba si Christian Esguera, mga kabayan, 'di ba kanyang kinukutya niya si PBM tungkol ho dito at saka naglalabas siya dito ng mga parinig, tinatanong niya si PBM kung ano daw ang mapapala natin sa kanyang mga trips po ni PBM. Ayaw kasi nilang maniwala, mga kabayan, at hindi nila kayang tanggapin po na unti-unti na ba talaga dito na gumaganda na po ang buhay ng dyan po sa Pilipinas dahil po sa pamamalakad yan ni PBM. Naalala niyo po yun. Ngayon, kinuyo ko yan si Christian Esguera. Ngayon, dahil nga marami pong nagbasa kanya, mga kabayan, yung mga nagbabasa kanya, tinawag niya ngayon na trolls. At maraming nagalit sa kanya, mga kabayan. So, ipaparinig ko sa inyo yung kanyang lahat po ang kanyang sinabi. So, for more details, let's watch this! Parang ang daming trolls ngayon, mga past few days, no? Ano bang date ngayon? Ano ba to? Humahabol sa katapusan, sa bayad? Dumami. Tapos yung wala sa hulog eh. Iba naman totoong tao, no? So talagang taliwas na opinion nila. Okay lang naman yon, pero sa akin kasi, kung meron kayong contrary opinions, dapat yung medyo nasa hulog, no? May pinagbabasihan namang lohika, no? Kasi minsan, kung saan-saan nanggagaling yung mga hirit, ang pangit, no? So, nari, kanina sa Facebook, may mga nagpo-post na kalokohan, no? Para bang miski gusto mong engage, paliwanagan, wala kang mapapala, kasi tinatawag ka lang ng kung ano-ano, no? Pag ganun, medyo sayang sa oras, walang kwenta. So, doon, sa mga trolls ngayon na nabuhay, sana sumueldo kayo sa katapusan. At kung gusto niyo magtayo kayo ng union para maprotektahan naman yung karapatan niyo sa mga employers niyo, no? Sayang eh. Kasi talagang hardworking kayo sa ginagawa niyong kalokohan, sana naman you're properly compensated, no? Kawawa naman kayo, no? Tsaka sana hindi mabulunan yung mga kapamilya niyo na pinapakain niyo ng pera galing diyan sa kasamaan. Ayan. At tsaka kung pwede, hanap naman kayo ng ibang trabaho. Sayang eh. 'Di ba? Isipin niyo yung pinanggagalingan ng salapi niyo. Ayan. Hindi ko nilalahat tayo ba rito, mga talagang siguro, iba lang talaga opinion. And I respect that. Yan naman kailangan, no? Dapat respectful tayo. Pwede mag-asaran, pero dapat may direction naman yung diskusyon. Pero yung mga trolls talaga, walang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi. So, yun talagang aasarin ka lang, pipikunin ka lang. So, yun nga. Kung talagang balak nyong gawing trabaho yan in the long term, tipong gusto nyo mag-retire, you want to work as a troll for 20 years, mag-union na kayo. Tapos, gandahan nyo yung compensation package. Tapos, tanongin nyo yung employer nyo, meron po ba kami retirement package dyan? Tapos, kunwari, nagkasakit kami sa sobrang dami ng hinahassle namin online, meron po ba kaming health card, no? Yung mga HMO? Kasi baka lumabo yung mata nyo, meron ba kayong free eyeglasses, no?
Dapat ano yan, tinatanong niyo yan sa mga employers niyo. Hindi pwedeng yung mga employers niyo lang yung yumayaman doon sa nga ginagawa niyong kalokohan, di ba? So yun, advice ko lang sa inyo, at least may napulot pa kayo dito, no? Yung labanan niyo yung ano, may karapatan kayo bilang mga ano, empleyado. Ha? Okay. Dahil sinabi niya na employees, mga kaabayan, ang ibig bang niyang sabihin ay experience niya na talaga na isang na pagiging trolls. Diba si Christian Esguira ay ABS-CBN ho niya, mga kaabayan? Pero I think pinatalasik siya, tinanggal ho siya ng ABS-CBN. So malamang ang kanyang akusasyon po sa amin, mga kaabayan, na yung sumugod po doon kay Christian, eh siyempre bakit naman kasi napalabas siya dito ng mga fake news at lagi niya tinitira po yung gobyerno natin, specifically si PB, mga kaabayan. Diba naalala niyo na merong ipinakita dito na isang video last vlog natin na tinanong niya si PBM ano daw ang maipapala or anong mapapala po ng Pilipinas sa mga pag-state visit ni PBM sa iba't ibang lugar, mga kabayan. Hindi niya kasi alam or talagang nagpabulag-bulagan na talaga na meron pong ROI na nangyayari, meron pong return of investment yung mga paglipad po ni PBM doon sa ibang lugar, mga kabayan. Diba? Na pumasok na po yung worth 463 billion pesos na investment. Pumasok na po sa Pilipinas at nagbunga talaga, mga kaabayan, yung mga lakad po ni BBM doon sa ibang bansa. Pero siyempre, nagpabulag-bulagan sila kahit alam nila na totoo yung mga kaabayan, ayaw lang kasi nila na malaman po ng kanilang mga kaalyado na meron pong nagawa si BBM sa bansa natin. Pilit nilang binubulag, mga kaabayan. Ngayon, babalikan natin ang kanyang akusasyon. Kami po ay tinawag po na trolls. Sabi niya, meron na kami mga employer, yan daw ang aming hanap buhay. Ito po ang aming hanap buhay, wala daw kami ibang mga trabaho, mga kaabayan. Well, correction Christian, OFW po si Sir Ivan. Meron po akong ibang trabaho aside po sa pagbablog. So ano, ang ginawa ko lang dito kung bakit ako nagbablog at ipinaglaban ko si PBM dahil marami po kayo, Christian, na lagi pong naninira po sa gobyerno natin, sa Pilipinas, at lalong-lalo na kay PBM. Marami kasi kayong mga pabigat po sa Pilipinas at mga salot ng lipunan, kaya nandito si Sir Ivan. Bakit naman kasi laging naninira tong si Christian, kapag siya na po ang titirahin ito, mga kaabayan, agad niya sabihin na kami po yung mga trolls. Tinawag niya kami mga trolls, hindi mo niya alam na yung mga trolls, mga kaabayan, ay hindi po nakikita yung mga mukha niyan. Totoo yan. Yan po ang ibig sabihin po ng mga trolls. At sinabi ko niya noon, mga kaabayan, na yung mga trolls po ay hindi nyo alam yung mga mukha. Pero si Sir Ivan, nagpipikita ako dito. So ibig sabihin, hindi po troll si Sir Ivan. Ang totoong nagbabayad kay Sir Ivan, kayo po, mga kaabayan. Kung kayo po ay nanonood po ng ating advertisement sa ating vlogs, which means kayo po ang nagbabayad sa akin. Wala pong kinalaman dito si PBM, walang kinalaman dito si Felisa, si Pipindesara, or yung gobyerno natin, wala po, hindi po sila nagbabayad kay Sir Ivan, kundi yung nanonood sa akin ng mga advertisement, yung nabibigay sa akin ng super thanks, at yung nagpa-membership, mga kabayan, dito sa ating channel, kayo po ang nagbabayad kay Sir Ivan. Wala pong ibang employer. So kayo po ang aking employer, mga kaabayan. So wala pong kinalaman dito yung gobyerno natin. Unlike kay Christian, bayaran ho siya ng ABS-CBN. O, di ba, Christian? Ano, kakasuhan mo ako? Totoo naman yan eh. Di ba, bayaran ka ng ABS-CBN? O, di ba, Christian? Totoo lang. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit kay Sir Ivan. Totoo pong sinasabi ko at meron kaming mga ebidensya. O, di ba? Ang sakit, di ba? Masakit yung katotohanan. Kasi, hindi mo kasi alam na once bumubuka kasi yung baba mo, dapat pag-isipan mo muna. Bago ka mang-akusa ng ibang tao, pag-isipan mo muna. Wala bang pwedeng maibalik sa'yo? Ngayon, sasabihin ko, ikaw, Christian, bayaran ka ng ABS-CBN. Good luck! Okay, mga kaabayan, so dito na rin tayo. Hayaan nyo na mo si Christian. Mukha yatang umiiyak Masyado nasakta, mga kaabayan. Kasi mismo pong mga followers niya, mga subscribers, itinitira na siya ngayon, mga kaabayan. Alam naman natin na fake news o yung sinasabi niya nung yung last vlog niya. Tinakpan niya yung totoo. Kaya nga, dinibank natin dito, mga kaabayan. Ibuti na lang, nakita ko yung video . At saka nadibank natin dito si Christian. Okay, so dito na, mga kaabayan. Tungkol din dito sa mainit na usapin, kasi meron hong merong lumalabas ngayon na survey itong mga kapulisan natin, mga kaabayan, kasi ang krimen daw sa Pilipinas ay bumaba po ng 7% versus last year.
7% mga kabayan, bumaba po ang rating po ng krimen. So maganda po talaga ang daloy. Ilang lalong-lalo na mga kabayan na si Acorda na po ngayon yung PNP chief po natin. Ay good news nga yan. Kaya sinabi mismo ni Acorda na bumaba daw ng 7% yung krimen sa Pilipinas. And that is a good news. So maraming lumalabas na naman dito mga kabayan. Di ba yung tungkol po sa merong tanong na okay ba na ibalik si FPRRD bilang isang anti-drug or kukunin siya ni PBB mga kabayan bilang sa anti-drug czar. Meron nga pala nag-correction ni Sir Ivan dyan. Meron nag-correction kay Sir Ivan dyan mga kabayan. Di ba sinabi ko anti-drug czar? Ang pronunciation pala niya mga kabayan ay anti-drug czar. Correct ba? At least, alam niyo naman si Sir Ivan, nakikinig ko tayo dito eh. Kasi nobody is perfect. At saka, si Sir Ivan, still learning. Dapat kailangan pa natin dito na matuto mga kabayan. And I still have a lot to learn, of course. So thank you nga pala sa manang correct po ka, Sir Ivan. So inuulit natin dito, lumalabas na naman kasi dito mga kabayan, usapin tungkol po kay FPRRD na dapat ba daw kunin si FPRRD bilang anti-drug czar sa Marcos administration. Pero for my mga kabayan, I think hindi na kailangan, hindi na necessary. Bakit? Kasi alam nyo na, baka ma-compromise po yung leadership po ni PBM. Magkaiba naman po kasi yung leadership ni style ni PBM at saka ni FPRRD. And I think PBM is doing a good job naman mga kabayan. Nakikita naman natin yan at mismo po ang kapulisan natin ang magsasabi niyan. Mismo po si PNP Chief Acorda ang nagsabi niyan mga kabayan. PBM is doing a good job talaga. At saka agree na agree si Sir Ivan dyan. So, for more details, let's watch this. Bumaba ng 7% ang antas ng krimen o krimen sa Pilipinas mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Dahil dito, sinabi ng Philippine National Police na wala silang nakikitang banta sa seguridad para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. May ulat si Joshua Garcia. Kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na wala itong nakikita na dapat ipag-alala sa kapay na may banta ng Typhoon Betty. Okay mga kabayan, dito na ho tayo. Yung tungkol po sa Philippine National ID. Kasi di ba marami, di ba sinabi ko sa intro na marami pong nagrereklamo ng mga kabayan at marami talaga nanghingi po ng suporta dito sa gobyerno natin. Kasi alam nyo, tungkol nga pala dito sa ating ID ay nireject ho yan ng mga bangko mga kabayan. Well, hindi ho lahat ha. Some of the banks. Hindi po naman po lahat. Kasi sabi po ng bangko mga kabayan, wala daw signature yung ating Philippine National ID. Kaya nila nireject mga kabayan. Hindi ba nila alam? Napaka-importante po ng Philippine National ID. At yan po ang ating priority ID natin mga kabayan. So sabi nito sa headlines, Senator reminds banks rejecting national IDs is illegal. Tandaan natin yung mga kabayan. Rejecting national IDs is illegal. So to be charged with 500,000 fine. So meron tayong laban ito mga kabayan. Sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, kapag ginagamit po ang inyong Philippine National ID, kung saan-saan mang area po ng ating gobyerno o sa mga bangko mga kabayan o sa ang ahensya, once na i-reject po ang ating Philippine National ID, sabihin nyo that is illegal. At pwede silang mga kabayan, pagmumultahin po ng 500,000. Sabihin nyo, sino nagsabi? Sabi nyo, si Sir Ivan. nasa balita, siyempre. Nasa balita mga kabayan. Kaya babasahin naman natin tungkol dito sa balita. Senator reminds banks rejecting national IDs is illegal to be charged with 500,000 fine. So ayon sa balita mga kabayan, this is not the intention of the law. The national ID system is meant to simplify public and private transactions. Yan po ang sabi ni Gatchalian mga kabayan. So sabi mo dito, there shouldn't be a need for another valid ID if the individual concerned only has the national ID. Banks normally require two or more IDs and other supporting documents when opening a bank account. However, some banks
transactions are being declined, especially those from the low-income sector who only have one valid ID. Gatchalian likewise called on the public to report banks who continue to refuse national IDs in their transactions to the BSP. So yan po ang sabi po ng ating mambabatas mga kabayan, si Gatchalian. Sabi niya, i-report daw natin sa kanila, sa gobyerno natin, kung sino po yung mga bangko na nagre-reject po ng ating Philippine National ID. So okay ba mga kabayan? O di ba may laban na tayo? At saka illegal naman talaga mga kabayan kasi importante talaga yung ating national ID at yan po ay priority na ID ho natin. Tandaan ho natin yan. Katulad rin yan sa ikama namin dito sa Saudi Arabia kasi kami po pag machimpuhan kami ng pulis mga kabayan at saka tatanungin po nasa naming national ID at wala kaming maipakita na kulagot, makukulong kami mga kabayan at talagang pumultahin pa kami ng malaki, I think 12,000 yata. If I'm not mistaken, 12,000 yata real yung fine ho namin kapag hindi kami magpapakita po ng national ID mga kabayan. Nakalimutan ko lang sa figure, either 6,000 or 12,000, something like that. But anyways, very important po yung national ID. Okay ba mga kabayan? So yan po at yung manakala po ng mga balita ngayong araw, sana po napulutan po natin ng aral mga kabayan. And of course, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, thank you so much po sa mga viewers natin na hindi po nag-skip ng advertisement. Maraming salamat. Okay mga kabayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, thank you for another beautiful sunrise. Every breath I take is a gift from you. Thank you, Lord, no matter what I face today, with your help, I know I will be able to endure, overcome, and prevail. I thank you in advance for your strength and energy that will sustain me, your wisdom that will guide me, and your peace that will fill me. May this day be filled with so many blessings, miracles, and answered prayers. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.